Hi mga idol! Nandito po ulit ako ang inyong lingkod, Kuya Boy, upang makapaghatid sa inyo ng isa na namang kapanapanabik na episode patungkol sa anime. At ngayong araw na ito ay pagpapatuloy nga muli natin ang pagcha-chapter review sa Kimetsu no Yaiba o mas kilala sa tawag na Demon Slayer. Medyo nakaka-excite nga rin ang episode natin ngayon mga idol. Dahil na nga dito natin malalaman kung paano nga ba mamamatay ang isa sa sikat na pillar na si Rengoku na si Young Fire Hashira. But first, kung bago ka nga lang pala sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo rin kaming i-follow sa aming Facebook page at Instagram account para sa mga darating na activities natin na nakalink na rin dyan mismo sa description sa baba. Pero bago natin ito simulan, kung hindi mo pa pala napapanood ang nakaraang episode natin ng manga chapter review, ay hinihikayat ko po muna kayo na panoorin ito upang mas lalo po ninyong maintindihan ang episode natin ngayon. Yun lamang po at maraming maraming salamat. So tara, game na! Nagsisimula ang chapter 62 sa pagwasak nga ng Mugen Train na siyang sinasakyan ng ating mga bida at ang mismong nagsisilbing katawan ng ating kontrabida na si Enmu. Pagkahiwa nga nila Tanjiro sa mismong mga buto na siyang kahinaan ng demonyo ay sabay din nga ang pagkapugot ng ulo ni Enmu. Kasabay nito ang paglabasa ng mga galamay na tila mga kamay sa loob ng tren at ang mga malalagim na sigaw ng kamatayan at ang mga pagyanig na senyales nga ng pagkatalo ng demonyo sa kamay ng ating mga bida. Sa kabila nito ay nag-aagaw buhay naman si Tanjiro dahil na nga rin sa natamo nitong pinsala sa kanyang tiyan. Bigla namang lumabas ang nanghihina at unti-unting nawawasak na katawan ng demonyo mula sa sumabog na tren. Hindi makapaniwala ang demonyo na siya ay natalo sa mga kamay ng Demon Slayer. Dahil sa hindi pa nga daw nito nagagamit ang kanyang buong lakas sa pamamagitan ng pagkain sa mga pasahero at dahil ito sa pagtutulungan nila Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Tanjiro at ni Rengoku. Sa susunod na larawan ay tinuruan naman dito ni Rengoku si Tanjiro na mag-focus sa kanyang paghinga upang mapigilan nga nito ang pagdurugo sa kanyang tiyan. At ayon kay Rengoku, ang pagpo-focus at pagmamaster sa kanyang paghinga ay maraming benepisyo na maibibigay sa isang Demon Slayer. Bukod nga sa papalakasin ka pa nito ay isa din daw itong hakbang sa pagiging isang magaling na Hashira. Habang pinabanggit naman ni Rengoku kay Tanjiro na ligtas na nga ang lahat ng mga pasahero at wala na siyang dapat alalahanin pa ay may bigla namang bumagsak mula sa kanilang likuran na ikinabahala agad ni Rengoku. Sa pagsisimula naman ng chapter 63 ay nagpakita na nga dito ang panibago nilang makakalaban na demonyo na bigla na nga lang sumulpot mula sa kanilang likuran. At base sa mga mata nito, ito ay nagmula sa upper moon ng mga demonyo na may bilang nga na pangatlo na nangangahulugan na ito ay isa sa pinakamalakas na demonyo sa mundo ng Demon Slayer. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang demonyo at inatake na nga agad nito ang sugatan na si Tanjiro. Na agad namang pinortektahan ni Rengoku sa paggamit niya ng kanyang breathing style technique. Matapos kang masugatan ng Hashira ang demonyo, ay napag-alaman agad dito ni Rengoku na napakabilis nitong magpagaling sa natamong sugat nito mula sa kanyang kamay. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ito agad gustong patayin ang sugatan na si Tanjiro. Nabanggit ng demonyo na ayaw lang niya na may makasagabal sa kanilang dalawa. Sabay nito, ang pag-aalok sa kanya na maging isang demonyo na agad namang tinanggihan ni Rengoku. Nagpakilala ang demonyo bilang si Akaza. Kasabay nito ang pagpapaliwanag niya sa Hashira na kung ito ay magiging isang demonyo, makakamit nito ang pinakamataas na antas ng isang Hashira dahil nga sa mabubuhay pa siya ng mas matagal at mas lalo pa niyang mapapalakas ang kanyang sarili. At dahil nga sa pagtanggi ng ilang beses ni Rengoku, ay nagdesisyon na si Akaza na kalabanin ang Hashira at patayin. Kasabay nito ang paglabas ng isa sa kanyang abilidad na tinatawag na Destructive Kill, Compass Needle. Ayon sa aking pananaliksik, ang abilidad niya na ito ay mayroong numero na 1 hanggang 10. Kaya nitong makadetect ng eksaktong lokasyon ng kanyang katunggali at pinapalakas din ito ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Sa bilis ng dalawa ay hindi na nga ito nasundan pa ng tingin ni Tanjiro na agad din namang napansin ni Inosuke habang tinutulungan ang mga pasahero na nasaktan.
kabilang na nga ang walang malay na si Zenitsu at si Nezuko. Habang nagpapalitan ng pag-atake ang dalawa, nabanggit nga din ng demonyo na ang lahat ng kanyang napatay na Hashira noon ay tinanggihan din ang kanyang alok sa pagiging isang demonyo na hindi nga niya lubos na maintindihan. Kasabay nito, napag-alaman ni Rengoku na delikado sa kanya kung siya ay lalaban ng malayuan sa demonyo dahil nga sa fighting style nito. Kaya naman, napagdesisyonan niya na labanan ito ng malapitan. Sinubukan namang tumayo ni Tanjiro upang tulungan sana ang Hashira, ngunit agad din naman itong pinigilan ni Rengoku at nasabing huwag gumalaw dahil nga sa maaaring magbukas ang natamo nitong sugat. Nagtapos ang chapter 63 sa pagpapalitan pa rin nga ng mga pag-atake ng dalawa. Ngunit sa pagsisimula ng chapter 64 ay ito na nga ang bumungad sa atin. Dahil sa huling pag-atake na ginawa nila ay napuruhan pala dito ng matindi si Rengoku. Hindi naman maipaliwanag ang nararamdaman nila Tanjiro at Inosuke dahil nga sa wala naman silang magawa sa labanan ng dalawa. Sa katunayan ay nabanggit pa nga dito ni Inosuke na nasa malayong level nga daw ang dalawa. Kung sakaling tatalon siya sa labanan ng dalawa upang tumulong sana ay sigurado magiging sagaba lang daw siya kay Rengoku. Sa susunod na larawan ay muli na naman niyang kinokonsensya ni Akaza si Rengoku dahil nga sa mga natamo nitong pinsala sa katawan. Na kung siya nga lang daw ay naging isang demonyo, ang lahat ng ito ay gagaling ng kusa at mabilis. Hindi naman ito inalintana ni Rengoku, sa halip ay hindi ito nawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili at nasabing gagawin pa rin niya ang lahat upang mapagtugumpayan ang kanyang misyon na walang nasasaktan na ibang tao. Muli na naman ngang humanga si Akaza sa ipinakitang determinasyon ng Hashira at nasabing karapat-dapat daw talaga ito na maging isang ganap na demonyo. Sunod nito ay halos inubos na ngang lahat ng dalawa ang kanilang lakas para sa kanilang uling pag-atake. Ginamit dito ni Rengoku ang kanyang 9-style purgatory na siyang pinakamalakas sa lahat ng kanyang breathing style technique at destructive kill obliteration style naman para kay Akaza na tila pang ordinaryong atak lamang ng demonyo. Sa huli ay nagwagi nga ang demonyo sa pamamagitan ng pagtusok ng buong braso nito sa dibdib ng Hashira. Matapos mapagtanto ni Rengoku na siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay bigla na nga nagbaliktanaw ito sa kanyang yumaong ina, habang inaalok pa rin nga ito ni Akaza na maging isang demonyo upang hindi masayang ang kanyang buhay. At dahil na nga rin sa naalala lahat ni Rengoku ang mga binitiwang payo sa kanya ng kanyang yumaong ina, ay nagbigay muli sa kanya nga ito ng lakas upang makapagbitaw pa ng isang pag-atake sa demonyo na siyang pinatamaan niya sa leeg. Ngunit dahil sa mga natamong pinsala nito at panghihina ay hindi na nga niya nagawang pugutan pa ng ulo ang demonyo. Sa katunayan ay hindi pa nga halos bumaon ang kanyang espada sa huling pag-atake nito kay Akaza. Naagad namang sinundan ni Akaza ng suntok si Rengoku ngunit mabilis din namang napigilan ito ng Hashira ng kanyang kaliwang kamay. At dahil nga sa ginawang ito ni Rengoku ay bilib na naman sa kanya ang demonyo na kahit nakabaon na ang kanyang isang buong braso sa dibdib nito ay nagkaroon pa ito ng lakas upang gumawa ng isang pag-atake at mapigilan pa nga ang kanyang ginawang pagsuntok. Sa pagkakataong ito ay dito na nga unang kinabahan at nagkaroon ng takot ang demonyo sa labanan nila ni Rengoku dahil na nga sa hindi na ito maialis ang kanyang kanang braso na nakabaon na sa katawan ng Hashira habang hinahawakan naman ito ang kanyang kaliwang kamay. Ginagawa na nga itong lahat ni Rengoku upang hindi makaalis pa ang demonyo sa kanyang paningin hanggang sa sumikat na nga ang araw. Kaya naman tarantang-taranta na nga ang demonyo at kinakabahan sa pinaplano ng Hashira. Sa pagsisimula naman ng chapter 65 ay kinuha na nga dito ni Tanjiro ang kanyang espada upang tulungan si Rengoku habang papalapit na nga ang pagsikat ng araw. Hinikayat na nga din itong tumulong si Inosuke upang mahiwa ang leeg ng kalaban. Ngunit dahil sa kagustuhang makaalis ng demonyo sa pagkakahawak ng mahigpit ng Hashira ay ibinuhos na nga nito ang kanyang lakas upang makaalis kay Rengoku at sinadya na nga nitong putulin ang kanyang mga braso at kamay para lamang makaalis dito. Agad namang tumakbo ang demonyo upang makahanap nga ng lugar kung saan hindi siya aabutan ng pagsikat ng araw. Lingid sa kaalaman ni Akaza, habang siya nga ay patakbo na sa kagubatan ay naghanda na pala si Tanjiro ng isang pag-atake sa pamamagitan nga ng paghagis ng kanyang espada sa kinaroroonan ni Akaza.
Sa susunod na larawan ay makikita dito na sapul na sapul nga sa dibdib ang demonyo sa ginawang pag-atakeng iyon ni Tanjiro. Sabay nito ay galit na galit na sinambit ni Tanjiro kay Akaza na huwag itong tumakas dahil nga sa isa itong malaking kaduwagan. Sa isip-isip naman ng demonyo ay hindi naman siya tumatakas dahil kay Tanjiro, kung hindi dahil nga sa araw na siyang kahinaan ng lahat ng mga demonyo. Dagdag pa ni Tanjiro, pasigaw niyang sinabi sa demonyo na lagi silang handang mga demon hunters upang sila ay kalabanin sa kadiliman ng gabi kung saan ay lamang na lamang silang mga demonyo, na siya namang silang mga normal na tao lamang na mayroong sariwang dugo at laman na hindi kayang pagalingin o pasarahin ang anumang natamong sugat sa laban. Ikaw ang natalo sa labanang ito at si Rengoku ang tunay na nanalo, panghuling sambit ni Tanjiro sa demonyo. Sa kabilang banda, kahit na nangihina na si Rengoku dahil sa mga natamo nitong pinsala, ay nagawa pa nga nitong ngumiti dahil sa mga binitiwang salita ni Tanjiro kay Akaza. Sunod nito ay tinawag na nga si Tanjiro ng nag-aagaw buhay na Hashira para sa mga huling habili nito sa kanya. Nagsimula naman ang chapter 66 kung saan ay kinakausap na nga ni Rengoku si Tanjiro at nakikiusap na puntahan ang kanyang tahanan upang tingnan nga ang isang libro na mula sa kanyang angkan ng mga Flame Hashira. Dahil maaaring nakatala nga daw doon ang sinasabi ni Tanjiro sa kanya patungkol sa tradisyon ng kanilang angkan na tinatawag niyang The Dance of the Flame God. Dagdag pa ni Rengoku ay nakikisuyo na nga rin ito na sabihin sa kanyang nakababatang kapatid na ipagpatuloy lamang nito ang kanyang mga pangarap at sundin lagi ang kanyang puso. Pakisabi na rin pala sa aking ama na ingatan lagi ang kanyang katawan. At isa pa pala, Tanjiro, naniniwala ako sa kapatid mong babae at tinatanggap ko na siya bilang isang demon hunter na kabilang sa atin. Sa loob ng tren ay nakita ko siya kung paano niya ipagtanggol ang mga tao habang siya ay nasasaktan din. Ang sino mang nagbubuwis ang kanilang mga buhay para lang protektahan ang mga tao ay isa na rin demon hunter, kahit ano pa ang sabihin ng iba sa kanila. Huwag niyong alalahanin ang aking pamamaalam ngayon. Kung ikaw ay isang Hashira, normal lang na maging pananggalang ka sa iyong mga estudyante. Kaya naman kung kayo ay magiging isang Hashira din pagdating ng panahon, ay ganun din ang dapat ninyong gawin. At ayan lang naman ang isa sa mga malulungkot na salita na binitiwan ni Rengoku sa kanila bago ito mamaalam. Matapos nga magpakita rin sa kanya ang kanyang namayapang ina na tila sinusundo na ito papunta sa kalangitan. Hindi kalaunan ay dumating na nga rin ang mga rescuer at medical team. Nalaman din naman agad nito ni Kagaya Ubuyashiki na siyang pinuno ng Demon Hunter at ipinakalat nga rin sa lahat ng mga Hashira. Kung ganun, nakaligtas pala ang lahat ng 200 pasahero nang dahil sa iisang tao. Napakagaling talaga ni Rengoku at isa talaga siyang kahangahangang anak. Hindi naman siya malulumbay pa ng matagal dahil kahit ako ay kakaunti na lang ang natitirang panahon dito sa lupa. At hindi na rin magtatagal, ang lahat ay kinakailangan ng pumunta sa lugar ng mga patay. At dyan na nga po nagtatapos ang ating chapter review mula chapter 62 hanggang chapter 66 ng manga. Dahil na nga rin sa dedikasyon ni Kyojuro Rengoku na mailigtas ang lahat sa kapahamakan, ay hindi na nga ito nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa iba. Mahanap na kaya ni Tanjiro ang impormasyon na hinahanap niya patungkol sa Dance of the Flame God? Aabangan natin yan sa susunod na kabanata, mga idol. Tara, shoutout time muna tayo. Ayan, shoutout po kay Stanley Place, kay Timothy Greg Mendoza Caronan, kay Alvin Tamayo, kay George Brian Sonio, kay Patrick Pacao, kay Louis De La Cruz, Michael Louis Painagan, kay Ikaku Madarame, kay Jenny May Punsalan. Ayan, shoutout din po kay Anjon Obiar, kay Jordan De La Cruz, Eric Espero, shoutout din po kay Zoka Gutan, kay Sally Anchon, kay Clint Argero Toting at kay Chris MTV. Ayan, maraming salamat po.
So sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan ay mag-comment lamang po kayo sa ibaba para maisigaw ko naman po ang inyong mga pangalan sa mga susunod pa nating mga videos. At kung nagustuhan mo naman ang mga ganitong klase ng mga palabas patungkol sa anime, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. Muli, ako po si Kuya Boy. Peace out!